Magandang hapon po sa inyo lahat. Katulad ng naipangako namin sa inyo noong nakaraang linggo, kami muling naririto upang bigyan kayo ng aliw at bagong kaalaman tungkol sa ating batas. Alinsunod sa aming layunin, minabuti naming ihandog sa inyo ang isa na namang piling kaso. Natitiyak kong matapos nyo itong mapanood, hindi ninyo maiiwasan ang magtanong o kaya'y mag-isip. Marahil ay naitatanong natin sa ating mga sarili kung bakit kaya nang tayo'y lalangin ng Diyos, una ang lalaki kaysa babae. Ito kaya ang dahilan kung bakit ang mga kababaihan ay may kinukwestiyon na double standard at pinaglalabang isyu ng equality? Kailan kaya mangyayaring ang mga babae totoong kung hindi man makahigit ay makapantay man lamang sa karapatan ng mga lalaki? Tulad ng pagiging ina at pagiging ama. Ang pagiging ina ay isang katotohanan na hindi na dapat patunayan o ikaila. Alam na ng ina ang kanyang anak sapagkat isinilang niya ito, pero hindi ang isang ama. Ang pagiging ama ay batay lamang sa isang matibay na paniniwala at kung ito'y may duda, kinakailangan ang sapat na pagpapatunay. Diyan po, nakapaligid ang ating kaso ngayong hapon. Panoorin po natin. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang bigay. Sa piling mo, sinta di ang pagdurusa. David! Uy! David! Sabi ko, alam mo na ngayon kung bakit ako madalas dito. Ha? Oh, eh mukhang book na to kay Sally, ha? Siguradong madalas na pagbalik-balik dito, ha? Talaga yun ba? Sigurado yan, Nelo. Tignan mo. Mulan kanina hanggang ngayon, wala sa sarili. Eh bakit ba? Ngayon dalawa talaga. Eh paano? Wakang na matanda kayo na kay Sally, ha? Ngayon naman dalawa, mahanga lang naman ako dahil magaling kumante. Ano pa ba? Hindi lang magaling na senior si Sally. Artista pa yan. Oh. Anong artista? Sinikula? Lumalabas siya? Oo. Oh. Talaga? Nagsisimula pa lang. Hindi pa yung star-mista. Ano? Kusunada mo? Kapakilala kita. Pare naman. Mag-ibigan tayo. Kasi bayi ko. Tatanoyin ko pa. Pare. Libre si Sally. Ha? Libre. Oh, libre. Panong libre eh, di pa kanina, no? Itong dalawa, nakakambing siya, pa. Pero, pare, performer si Sally. Artista nga, di ba? Oh, part of the job. Sige, trabaho lang yun. Sa trabaho. Trabaho lang yun? Oo. Pero, I must admit, ha. Minsan, kami ni Sally. Minsan, hindi. Depende yun. Ang ibig sabihin ni Melo, wala may napakaari kay Sally. Melo, hindi. Kaya, pare, gusto mong maglaro, naghahanap ka ng kalaro, si Sally na pare, magaling maglaro. Di ba, magaling maglaro. Ganun si Sally. O Hayan, mukha rin nabigyan ng mag-asawang sampal yung mukha mo. Pero hindi lang basta mag-asawa dahil parang buong pamilyang sumampal dyan sa mukha mo. Uy, teka. Baka sobra na itong makeup na nilalagay mo po. Asa hindi ba? Naman. Pupusta pa ako sa'yo. Pag nakita ni Direk yan, padadagdagan niya pa yan. Sorry, meron pa kong ibigay sa'yo. Uy. Oo naman, sikat ka na. May fans ka na. Ay, iwan. Hindi na po kilala. Isang lalaki may magarang po siya andun. Ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na. Lapitan mo na yung mystery guy mo. Pag hinanap ako ng direct speed mo, sandali lang ah. Oo, bahala. Bala, balik mo pa. Ayusin mo dito. Pag-agabi na ito. Oh. Thanks for the flowers ah. Oh.
Buti naman, natandaan pa. Eh, hindi ko naisip na sa'yo galing to eh. Not until I saw you eh. David, right? David. Ah, David. David, paano mo nalaman na nandito ako? What happened to you? Ay, so, wala yan. Makeup lang yan. Kasama sa eksena namin. Ah, sorry. Hindi kasi alam eh. Shock ka ba? Okay. So, mga hanggang anong oras ka? May dalawa eksena pa ako eh. Dalawa? Sige. Can I wait for you? David, baka matagalan yun. Mga isa o dalawang oras pa. Okay lang. Wala naman akong gagawin dito. Wala naman akong schedule. I can wait. You sure? Yeah. Hindi kaya mainip ka. No, okay lang. I'll wait. Okay lang. Yeah. Sige. Naiwan muna kita ha. Sige. Thanks. Thanks again. Bakit iba't ibang lalaki naghahatid sa iyo eh? O yung una, yung Joey. Sumunod eh yung Bong. Yung isa pa eh ano nga, Melo. Melo, yun, Melo. O ito nga, itong huli. Ano pangalan nito? Eh, tita, si David Ho. O yun, David naman pala ngayon. Ay, nako. Tita, ayaw niyo na ba yun? Marami akong kaibigan, marami nagmamalasakit sa akin. Meron naghahatid, may nagsusundo. Tsaka, si David ho, okay ho yun, iba yun. At tsaka ano, tita, mayaman ho si David. Nagsusolo na ho yun sa buhay. Oo, nagsusolo na ho yun sa buhay. May sarili ng business at tsaka matino ho yung takbo na ho. Oy, kahit pa. Hindi pa rin ako palo dyan sa sistema mo. Abay, kung talagang kailangan mo na makakasama, nandiyan naman si Momoy na pinsan mo. Pwede kang samahan sa show, sa shooting, na lagi na mga alangan yung oras ang uwi. Para sa ganun, hindi naman ako namumroblema at hindi rin ako nag-aalala. Eh bakit naman ho? Kasi pagkaalala pa kayo sa akin, kaya ko naman yung sarili ko eh. At saka tita, alam niyo sa trabaho ko, kailangan ko talaga ng PR. Kailangan may PR ka. Siyempre, marami ako makakasama. Kailangan, marunong din ako makisama. At saka, siyempre paminsan-minsan lalabas ho ako kasama yung mga taong pwede mong makatulong sa akin. Connections ho yun. Sa trabaho ko ho, kailangan ho maraming connection. Tsaka hindi ho basta-basta connection, yung tamang connection. Si David ho yun. Seryoso ka ba sa sinasabi mo ha? Bakit mo pa ibabahay? Bakit naman hindi? Okay naman kami doon sa hali. Kaysa pa nga, naghahap nga kami ng bahay. Maliit lang, pero at least matawag namin kami. Eh, paano yung trabaho niya? Oh, ano problema? Eh, di tuloy niya. Pero sinabi ko sa kanya, hindi siya kailangan magtrabaho eh. Ito nga yung problema ang pera. Hindi yung lagay nga niya, nagagarahin mo na. Diba? Pangat naman yung pakinggan yung salitang yun eh, ginagarahe. Eh, sa'yo nang marinig kong tawag nila eh, garahe. Nakapag ang isang lalaki, binahay yung isang babae nang walang kasal, yun, garahe. Eh, oo nga ho, pero pwede naman yung iba itawag dun eh. Live-in, yun pa. Naku, live-in. Live-in, kay garahe, pareho din ang ibig sabihin. Hindi magandang pakinggan, hindi rin magandang gawin. Naku. Hoy, magtigil ka na nga niyan, ha? Hintuan mo yan. Paglalaro ang kalamang ng lalaking yan. Itong batang to, oh.
Ayun naman ang usapan, di ba, David? Maglalaro ka lang. Eh, alam ko yan. Umpisa ganyan talaga eh. Kaya lang mas convenient at saka practical kung nagsasama na kami. At least isa lang yung gawin natin. Bakit? Mahal mo na ba siya? Ano, para, ano bang klaseng tanong naman niya? Baka naman kasi seryoso naman. Magpapatali ka na ba, David? Sigurado ka ba dyan, ha? Sali na ba katapat mong babae? Tingin mo? Come on, ano ba itong pag-uusapan natin? Live-in lang to. Padre, hindi ito kasal. Eh, bakit nga ba hindi, ah? Alam mo kung talagang totoo ang hangarin sa iyo ng lalaki yan, at talagang mahal ka niya, eh bakit live-in at hindi kasal ang inialok niya sa'yo? Tita, umayag, hindi lang naman ho si David ang may gusto na mag-live-in kami. Ako rin ho. Inalok niya ako, bumayag naman ho ako. Mahal mo ba siya? Sige tita, aminin ko sa inyo. Eh, syempre, kung ako ang tatanungin, gusto ko ng kasal. Alam ko naman ho na hindi naman habang buhay. Singer na lang ako o kaya maging isang sikat na artista katulad ng iba dyan. Tita, alam ko si David ho makakatulong sa akin. Sa atin. Kaya naman pumayag naman ho ako sa ganitong setup eh, yung live-in. Eh, mas mabuti na ho yung kesa naman ho sa mawala pa siya sa akin. Tita, huwag ho kayo mag-alala dahil wala naman ho ibang patutunguhan tong relasyon na to, kundi kasalan din eh. Huwag na ho kayong mag-alala dahil alam ko kung ginagawa ko. Akong bahala. Walang nagawa ang tiyahin ni Sally o mga kaibigan ni David. Hindi nagpapigil ang dalawa sa kanilang balak na pagli-live-in. Dahil mapera si David, madali siyang nakakuha ng bahay para sa kanilang dalawa ni Sally. Kompleto sa mga kagamitan, may katulong pa. Wala na siguro pang mahihiling si Sally. Seriously, di ba?
Hindi. Sweetheart, promise. Ano? Ha? Ano? Promise. Ha? Paligayahin kita. Hindi ka magsisisi. Mama, tita, bilib ka na? Maganda ang buong bahay. Ba't ganyan naman yung tono ng pananalita niyo? Parang hindi kayo masaya para sa akin. Siyempre, masaya ako para sa'yo. Natutuwa nga ako at maayos ang bahay mo. Kompleto ka sa mga gamit. Marami kang katulong. Abay, kung tutuusin nga, buhay mayaman ka na eh. At sa tingin ko naman eh, mukhang maligaya ka naman sa piling ni David. Talaga ho, tita. Alam niyo, napakabait ni David. Lahat ng mga kailangan ko, lahat ng mga gusto ko, binibigay niya. Wala na akong mahihiling pa. Oh, eh, ang kasal. Tita naman. Oh, bakit? Ano masama sa sinabi ko? Di ba nga, halos lahat na nga nasa iyo. Kasal na nga lang ang kulang. Tita, madali na lang yun eh. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataon. Eh, isang buwan pa lang naman kami nagsasama ni David eh. Iha, huwag mo naman sana mamasamain yung mga paalala ko sa iyo. Siyempre, ang tingin ko sa iyo, parang anak ko na rin. Diba sabi ko nga, gusto ko maging masaya ka, matahimik ka, mapabuti ka. Matutuwa nga ako at si David ang... Ay, tita, iba ho yung buhay ko noon, iba na yung ngayon. Mahal na mahal ko na si David. Hindi ko na siya pakakawalan. Sana yung sagot sa mga dasal ko. O, oh, edi mabuti kung ganon. Pero, tita, alam mo, may mali dun sa sinabi mo kanina eh. Mali? Ang alin? Sabi mo, di ba, sabi mo na sa akin na lahat. Oo. Oh. Wala na akong mahihiling pa. Hmm. Pwera na lang ang kasal, di ba? Oo, oh, sinabi ko yan. Mali. Wala pa akong anak. Pero malapit na. Buntis na nga si Sally. At tulad ng dapat asahan, maligayang maligaya sila ni David. Dahil pa nila ang tunay na mag-asawa. Lahat ng pangangailangan ni Sally, ibinigay ni David. Lahat ng gastos, sagot ni David, pati na nga ang pagpapacheck up ni Sally. Kung noo'y kinakikitaan na sila ng pagiging sweet sa isa't isa, lalo ngayon. Ang dami namang bawal. Dapat. Lalo na ngayon, dapat mag-iingat ka na. Sa kayang karir mo, pabayaan mo na muna yan. Tutal, makapaghintay naman yan. Ang importante, yung bata, ha? Pero mahirap yata yun eh. Bakit? Eh, alam mo naman, simulat sa pool, sanay na ako magtrabaho. Oh. Kumikita ako ng sarili kong pera. Eh, iba na ngayon. Hindi mo na kailangan magtrabaho ngayon. Tama na! Kulang pa ba ang binibigay ko sa'yo? Hindi. Oh, hindi pala naman eh. Oo nga. Eh, pero... Siyempre, iba na rin yung may sarili akong pera. Ayoko naman yung masanay na tanggap na lang ako ng tanggap. Siyempre, hindi rin maganda yung ano. Maasa ka sa ibang tao. Ano? Teka mo, alika dito. Anong ibang tao? Teka. Magkaka-baby na tayo, ibang tao pa rin ang turing mo sa akin. Eh, hindi naman yun yung ibig ko sabihin na ibang tao eh. Ibig sabihin na ibang tao. Ibig ko sabihin yung, alam mo nga, hindi naman tayo kasal. Kung tutuusin nga. Hindi naman tayo magkaano-ano, di ba? Totoo talaga. O, sige, buti nga pinalala mo sa akin. Ibang tao pala, ha? Teka muna, bakit nga ba kita binibili na kuno o ano, tapos nagsha-shopping pa kita? Buti pinalala mo nga pala. Masabuti na lang. Sige, simula bukas, doon ka na sakaling matulog. Ah, ganon. Ah, bakit bukas pa? Gusto mong ngayon na lang eh. Oh, ito naman, nagtatampo ka agad. Eh, ganda-ganda ng biroan natin. Masyado ka naman. Ay, nakakapikon ka eh.
Ako pa ngayon. Ikaw nga dyan. Pinagpisa-pisa mo yan, tapos... Eh? Wala dito. Ano ang makuha ka? Sungit! O talaga, may karapatan akong magsungit dahil naglilihi ako. O so? Dapat nga, hindi mo ako binibigay ng sama ng loob eh. Dapat nga, pinapasaya mo ako. Dapat binibigay mo lahat yung gusto ko. Dapat hindi mo ako pinipikon. Ano? Dapat pakasalan kita, ganon. Talaga? Pakasalan na tayo? Timon, easy. Tinatanong ko lang. Hindi ko sila yung... Tinatanong ko lang kung... Kung tinatanong mo, nasagot ko oo. Hoy, dapat lang pakasalan mo na ako. Malobo na tong tiyan ko, nakakahiya na. Ay, ayaw mo na. Wala ko pasaya mo eh. Hindi tayo magkano-ano. Pero hindi ngayon dahil marami pa tayong asikasuhin, pare. Marami pang bagay na dapat sa iyo pa yun. Kaya gusto ko, mangalak muna si Sally. Para, isa na lang, di ba? Isang trabaho na lang. Mag-aasahawa ka na. Pare, kailan mo palit ulit yung tanong mo o pare, bingi ka na lang talaga? Hindi. Matama na, sobrang natin. Hindi lang talaga ako makapaniwala, pare. Pare. Si Sally pa. Kaya nga nag-celebrate tayo ngayon eh. Dahil malaman nyo na ikakasal na ako. Tiyo mo na. Pati, hindi ba kayo masaya para sa akin? Pare, diba? Decision mo yan. Susuporta. Oh, diba? Namin yan. Okay yan. Okay yan, diba? Hindi eh. Leo, si Sally. Kilala naman natin si Sally. Okay lang yun. Gising ka. Pare, wala problema mo. Ako, wala akong problema. Ikaw, pare. Akala yan ba? Pare, magising ka pare. Masama na, tama yan. Tama na, Bongbong. Ano ang pagsasabi mo? Ano ang pagsasabi mo? Pare, tutusin. Matino pa ako sa dalawa ninyo eh. Kahit marami lang inyungin natin, pare. Pero, pare, magkaibigan tayo. Diba? Masaya ka. Masaya din kami ni Melo. Melo. Kung talaga gusto mo mong pagkasahin, ito, payo ko sa'yo. Payo ang kaibigan ko, pare. Dapat bago ka mapakasal kay Sally. Si Sally, pare, ha? Sally! Dapat siguraduhin mo muna na anak niya yung dala-dala niya, pare. Sila, ulo ka ba? Ha? Ha? Tapos! Ay, matay mo! Patay kita! Pare! Ay, man! Pare! Natin kilala sa Sally, ah. Sa akin lang dapat siguraduhin mo muna bago ka masisi sa buhay mo. Sumayin ka, papatayin kita! Magsisisi ka, pare! Yun na nga bang kinakatakutan ko, eh. Talagang may mga ibang tao na bumababa ang tingin sa mga tulad ko na singer lang. Artista na hindi naman sikat. Parating kine-question yung reputasyon. Kilala mo naman ako, sweetheart ba? Nung una pa lang, alam mo naman yung trabaho ko.
kasi sa... Minsan, hindi naman ako nagsinungaling sa'yo. Noon pa. Sinabi ko na sa'yo kung meron kang gustong malaman tungkol sa nakaraan ko. Wala naman akong magsabi. Naman akong tinatago sa'yo. Pero ikaw to na ayaw. Ang sabi mo sa akin, hindi naman mahalaga yung nakaraan ko eh. Hindi mahalaga sa'yo kung ano yung pinagdaanan ko. Sabi mo yung nakaraan na. Sabi mo mahalaga lang yung ngayon. Sabi mo. Hindi naman ako sa'yo, di ba? Sabi ko, yung nakaraan mo sa'yo lang. Yung ngayon, yung sa atin. Ikaw! Kung ano yung desisyon mo? Hindi mo naman ako mapagkakatiwalaan eh. Malaman mo na handa akong tanggapin ko ano man yung pagdesisyonan mo. Siguro mas mabuti na nga yun. Ngayon pa lang malaman ko na habang hindi pa tayo kasal. Kaya sa kasabata. Nagtatalo ang isip at damdamin ni David ng mga oras na yon. Pero minabuti niyang tumahimik na lang. Mahal niya si Sally at gusto niyang ibigay ang pagtitiwala rito. Ngunit hindi maali sa kanyang isip ang mga salitaing binitiwan ni Bong. Nagawa ngang ipagpaliban ni David ang anumang personal niyang damdamin hanggang sa dumating ang takdang araw. Ate mo? Nasa bahay pa po. Kasama na rin daw po siya. Ah! Ha? 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 Ha?
Dallas. Oh, Dora. Congratulations. You have a healthy baby girl. Oh, yes, ako. Okay na si Macy's. Okay na ho. Medyo nahirapan kami kasi nag-dry labor siya. Pero nakuha rin sa normal delivery. Oh God, thank you. Nag-forceps kami. Other than that, wala namang naging problema. Wala akong problema. Baby ng RR2, lalabas na si Macy's mula sa recovery room. So, kamusta po yung baby? Di ba usually, kapag premature, kailangan ng incubator pa? Mr. Callas, hindi na kailangan incubator. Your daughter's perfectly healthy. Hindi siya premature. Tama nga lang eh, 38 weeks. 9 months? 9 months, just sa buwan. Oh, paano Mr. Callas? Congratulations sa lang ulit. Loko! Sweetheart! Bakit mo sa akin nagawa to? Bakit mo ako niloko? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Alam mo lang. Doon muna palang alam mo na buntis ka. Babutok palang tayo magkakilala, buntis ka na. Tapos sasabihin mo sa akin, akin yung batang yan? Paano magiging akin yan? David, maniwala ka sa iyo to. Sa akin, wala akong pakilam kung si Pangheroli sa ama niyang batang yan. Basta alam ko, hindi akin yan. Hindi! Sa akin, ikaw makinig sa akin. Pintayin mo. Nagkakilala tayo Nobyembre. Enero lang tayo upisa nagsama. Ano ngayon? Hulyo! Paano magiging anak yung batang yan, ha? Paano? David, hindi. October yun. October tayo. Tama ka na. Tama na! Kailangan natin lahat ito. Ayoko niwang kasinungalingan mo. Ayoko pa naman tayo magbibilangan. Oo, ayoko tayo magbilangan. Kaya tapusin natin lahat dyan. Ayoko niwang pagkukulang mo. Di na pa hiniwala sa'yo. Hindi, talaga. Tama niya kasinungalingan mo. Pistado ka na. Tisa ka nga. Walang nagawa si Sally kung hindi ang umiyak ng umiyak. Kahit na anong paliwanag niya ay hindi na siya pinakinggan ni David. Maging ang kanyang tita Loring ay naguguluhan. Hindi malaman kung sino sa kanila ni David ang nagsasabi ng totoo. Sorry ate ha, pero mahigpit ang bilin sa akin ni Kuya. Basta ibigay ko lang daw yung mga ito at huwag ko na raw kayong papapasukin. Didang... Hindi, papasukin mo ako. Amo mo rin ako eh. Papasukin mo ako. Ate, kagagalitan mo ako ni Kuya. David! Ate, kagagalitan mo ako ni Kuya. David! Ate! David! Sino nagbigay ng karapatan sa'yo tumakas dito, ha? Mas ka! Sino nagbigay sa'yo ng karapatan palayasin ako? Bahay ko rin to! Pag-aari ko to! Lamang ginang dito, akin! Dati hindi ko na kailangan. Ayoko na! Pinatapon ko! Ang mukha mo! Hindi mo pwede gawin sa akin yan. Sa amin ang anak mo, may responsibilidad ka sa amin! Anong responsibilidad? Ha? Hindi tayo kasal. Wala akong responsibilidad sa'yo. Oh, at kayo naman! Hindi na tayo kasal! Pero may anak ka pa rin sa akin! Sa akin kung sa gusto mo, kikilalanin mo siya! Anak? Anak? Oo! Wala akong anak sa'yo! Wala akong anak! Basta! Hindi! Sabihin ni Melo, wala may nag-aari kay Sally. Melo, hindi. Libre nga lahat eh, di ba? Ang ganda yung babae. Dapat
Dapat bago ka mapakasal kay Sally. Kasi Sally, pare, ha? Sally! Dapat siguraduhin mo muna na anak mo yan yung dala-dala na, pare. Hindi na kala ang debator. Your daughter is perfectly healthy. Hindi siya premature. Tama nga lang, 38 weeks, 38 weeks, 38 weeks. Akala ko'y mapapabuti ka na. Akala ko matatahimik ka na, magiging masaya ka. Pero ano itong nangyayari ngayon sa buhay mo? Papaano kayo ng anak mo? Ewan ko. Ewan mo? Anong ewan mo sinasabi mo? Alalahanin mo, hindi ka na nagsasolong katawan ngayon. May anak ka na. Eh ano pa nga ho ba ang pwede kong isagot? Hindi ko alam mo anong gagawin ko eh. Tinalikuran na kami ni David. Hindi naman niya kinikilala ang anak niya itong anak ko. Iyon na nga eh. Iyon ang punto ko. Bakit itinatatwa ni David ang anak niyo? At saka bakit hindi nagtutugma yung sinasabi niyong dalawa? Hindi pwede eh. Hindi tama itong nangyayari. Ikaw at ang batang yan ang argabyado sa sistemang ito. Ipaglaban mo ang karapatan mo at ang karapatan ng anak mo. Paano ko naman ho gagawin yun? Ano? Ano pa paano? Ayan, oo, ebidensya. Iyan ang nagpapatunay na nagsama kayo ni David bilang mag-asawa kahit pa nga sabihin na walang kasal. Tita, mahirap ho yun eh. Ah, mahirap. Oo nga pala, oo, mahirap. Lalo pa nga kung totoo yung sinasabi ni David na hindi siya ang ama ng batang yan. Tita! Kung ganon, lumaban ka! Nag-aaksya ka lang ng panahon at pagod. Wala na tayong dapat kumusapan. Wala na tayong kailangan mo kumulayan mo. Sa akin, oo. Wala na tayong kaugnayan. Wala kang responsibilidad sa akin dahil hindi naman tayo kasal eh. Pero hindi naman yan ang pinunta ko dito eh. Hindi tungkol sa akin, kundi dahil sa anak natin. Anak natin? Alam mo, sa batas kahit na sinong bastardo kinikilala, ngayon tawagin man nilang bastarda ang anak ko, may responsibilidad ka pa rin sa kanya dahil ikaw ang ama. Lakas na magsalita ah. Batas? Ano kaya sa batas? Mapapatunayan ba sa korte anak yung batang yan? Bakit? Kaya mo rin mapatunayan sa korte na hindi ikaw ang ama niya? May paraan. Pa-blood test ka, ako sa aking bata. Nagsampangan ng petisyon si Sally bilang ina ng bata na kilalanin at suportahan ito ni David. At pareho silang pumayag na sila at ang sanggol ay sumailalim sa isang tinatawag na blood grouping test na isinagawa naman ng NBI sa pag-uutos na rin ng korte. Lumalabas sa test na nung pinaghalo at pinagbagay ang dugo ni Sally at ni David, ang blood type na lumabas ay hindi posibleng maging blood type ng bata, kaya't ito'y hindi maaaring maging anak ni David. Hindi pa rin ito matanggap ni Sally. Ipinipilit niyang hindi yon matatanggap ng buong katiyakan sa pagpapatunay na hindi si David ang ama ng bata, kaya't makapaghaharap pa siya ng ibang ebidensyang makapagpapatunay na si David ang tunay na ama ng kanyang anak. Pero ayon sa Korte Suprema, napatunayan na ng siyensya at tinanggap na ng buong daigdig
na ang blood grouping test ay nagpapatunay ng tiyakan at walang pag-aalinlangan na ang isang lalaki hindi ama ng isang bata. Bagaman ito'y hindi makapagpapatunay ng buong katiyakan na ang isang lalaki ay ama ng isang bata. There is now almost universal scientific agreement that blood grouping tests are conclusive as to non-paternity, although inconclusive as to paternity. Sa makatwid, talo si Sally. Ngunit, mahalaga pa bang malaman kung sino ang nakakahigit kanino? Hindi ba mas nararapat na itanim sa ating isip na ang tunay na mahalagay yung wala tayong inaagrabyado? Dito po nagwawakas ang aming pagtatanghal sa hapong ito. Muli, umaasa akong inyong naibigan ang aming handog at sana muli kaming nakapagbigay liwanag sa mga nalalabuan ng isip. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Jose Sitson, pansamantalang nagpapaalam at nag-iiwan ng paalala. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Lugarin! Maliloko! Noong muna pala alam mo buntis ka na! Bago pala tayo magkakilala, alam mo buntis ka na! Paano mo nasabi sa akin ang aking bata niya, ha? Paano? Ano kung man tayo nagkakilala? Noong biyan mo tayo nagkakilala? Pwetay mo, ha? Pwetay mo! Hindi mo tayo nagsama! Hulyo pala ngayon! Sabihin mo, anak ko yan! Ha? Paano ko naging anak yan? Wala akong pakalam sa iyo sa kaman ng bata niyan! Para sabihin ko sa iyo, hindi akin ang bata niyan! Hindi akin ang bata niyan, ha? Magsalita ah. Batas? Ano ka lang sa batas? Mapapatunayan ba sa korte anak yung bata niya? Bakit? Kaya mo rin mapatunayan sa korte na hindi ikaw ang ama niya? Magpa-blood test ka. Ako sa ang bata. Ikaw ang pag-asa.